Ano ba ang SEO or Search Engine Optimization? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hello, my name is Kelvin Clint Quinto. Welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click na ang subscribe button, pati na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga bagong videos ko kagaya nito. At ngayon, sa video na ito ay ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang Search Engine Optimization or SEO. So ang SEO ay isang online marketing strategy kung saan ay nagagawa nating mai-rank yung website natin sa malalaking search engine kagaya ng Google, Yahoo at Bing. So isa siyang free na strategy kung saan magagawa natin na lumabas sa pinakauna or hindi man sa pangalawa, pangatlo, pang-apat sa search results. Halimbawa, kapag may in-search yung isang tao sa Google, ay dapat lumabas dun yung website natin, okay? Kung may mga post tayo tungkol sa mga hinahanap ng tao na yon, ay dapat lumabas sa search results yung website natin. Kapag nangyari yon, ibig sabihin, search optimize yung website natin. So ano-ano ba yung mga factors na pwedeng maka-apekto sa SEO ng website natin? Meron akong listahan, okay, ng iilan, pero mga importanteng factors na nakaka-apekto sa SEO ranking ng website natin. So eto, una is secure and accessible website. Okay, dapat yung website natin is secure at accessible, walang mga broken pages. Kasi kapag yung website natin mayroong mga broken links, halimbawa mayroong mga pages doon na pag kinlik ng tao wala namang makikita, okay, error, so hindi maganda yung epekto nun sa rankings natin. At secure din dapat. Okay, paano malalaman kung secure yung isang website? Makikita nun muna merong ganito. Halimbawa, ayan, eto, nakita mo yan, yan yung tinatawag na SSL certificate. Nagpapatunay na secure yung isang website. Then, pangalawa is page speed. Okay? Both desktop at mobile. So, napaka-importante na mobile-friendly yung website natin. Kasi, almost, okay? Almost 80% ng mga tao ngayon is nagsisurf na through mobile. Okay? So, make sure na mobile-friendly yung website mo dahil nakaka-apekto din yan sa rankings natin. At yun nga, yung page speed. So, paano mo laman yung page speed ng website mo? Search mo lang sa Google yung page speed insights. Okay, then lagay mo yung URL ng website mo at makikita mo dyan kung gaano kabilis sa mobile at sa desktop yung website mo. Meron akong ginawang ibang video kung paano i-check yung page speed ng website natin. Okay, so andyan lang yung link sa ilalim ng video na to kung gusto mong panoorin. At kung paano mo naman malalaman kung mobile friendly ba yung website mo, so punta ka lang sa website mo, ayan, okay, then right click mo at click mo yung inspect. Ayan, okay, so kung makikita nyo, nag-iba na yung itsura, diba? So yung mga navigation pages, andito na, ayan, so pag kinlik mo, nandyan sila sa taas, nagsama-sama na dito. Okay? So, ayan. Pag binalik natin, ayan, dito mo ulit sila makikita. Okay? So, isa yan sa palatandaan na mobile-friendly yung website mo. Next is domain age. So, eto naman, kung mas matanda na yung website mo, ibig sabihin, 2 years na siya, 3 years na siya, 4 years, mas papaboran din ni Google yung mga ganong website. Okay, nakaka-apekto din yun sa SEO natin. Optimize content. Ito, pinaka-importante din sa lahat. Kailangan optimize yung mga blog post mo. So, paano ba magagawa yun? Kailangan yung mga content ng website mo is merong mga keyword or key phrase. Okay, so ano ba yun? Yung mga keyword na yun. Halimbawa, ilagay mo yung sarili mo sa nagsisearch sa Google. Okay? Kung ikaw ba may isi-search na gusto mong malaman, okay, sa Google, ano yung mga kadalasan na keyword or key phrase na gagamitin mo? So, dapat meron nun yung content mo, okay? Simula sa title, sa content, saka sa tags, okay? Then, eto, panglima is social signals. So, kung maganda yung content mo, marami yung nagsishare sa mga social media,
isang palatandaan yun, okay, kay Google na maganda yung nilalaman ng website mo. Okay, so isang paraan din yun para mas paboran ka ni Google. Mas irarank ni Google yung blog post mo. So merong dalawang plugin na pwedeng gamitin, okay, para ma-rank yung website natin sa mga search engines kagaya ng Yahoo, Bing at Google. Isa doon is yung Yoast at yung pangalawa is yung All-in-One SEO Pack. So papakita ko sa iyo yung sample sa isang website ko na ginagamit ko is All-in-One SEO Pack. Ayan. So kapag meron ka niyan, ito yung blog post, isa sa blog post ko, paano maging seller sa Lazada. Okay? So dito, pag bumaba ka, ayan, makikita mo yung plugin na to nakalagay, an All-in-One SEO Pack. So sa title, paano maging seller sa Lazada PH. So yan yung nilagay ko. Ibig sabihin, yan yung lalabas sa search result. Okay? Kapag may nag-search ng ganyang keyword. Halimbawa, paano maging seller sa Lazada. Okay? So eto siya. Eto yung preview ng snippet niya. Eto yung lalabas sa Google. Okay? Kapag may nag-search. Then dito sa description naman, ikaw rin yung maglalagay. Bahala ka kung ano ilagay mo dyan. Dahil yan din yung lalabas sa search result sa Google. Okay? At eto nga yung keywords naman. Dito rin. Lalagay mo yung mga keywords, yung mga kadalasan na sinesearch ng mga tao. Katulad na sabi ko, ilagay mo yung sarili mo sa kanila. Kung ikaw may isi-search sa Google, kung gusto mo maging seller sa Lazada, ano ba yung phrase na itatype mo doon? Okay? So, ganun yon, ganun. Okay? So, yan yung tulong ng All-in-One SEO Pack. So, isa lang yan. Isa lang yan sa mga nagagawa niya. Ngayon, susubukan natin. Okay? Pupunta tayo sa Google. Susubukan natin mag-search. Halimbawa, yun nga, yung paano maging seller sa Lazada. Paano maging, ayan, eto, seller sa Lazada. Ayan, kung mapapansin mo, number one, okay, number one yung website ko. Ayan, kelvinclinquinto.com, paano maging seller sa Lazada PH. So, yun yung title, paano maging seller sa Lazada PH. Pero hindi yun yung title ng blog post ko. Okay, paano maging seller sa Lazada Philippines. Dahil eto nga yung nilagay ko dito sa plugin na All-in-One SEO Pack. Then, eto rin yung description. Ayan. So, lumabas din siya dito. Ayan. So, hanggang dito na lang yung video na to. Huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para wala kang ma-miss sa mga bagong videos na ilalabas ko pa kagaya nito. Again, my name is Kelvin Clint Quinto. See you on my next video. Mm-hmm.